Welcome back to my YouTube channel. So, today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ba ginagawa or kung paano gumawa ng personalized receipt. So, una, kailangan meron kang printer, bond paper, personal computer or laptop, brush, and then ginamitan ko din siya ng plywood. So, ayan yung mga sample na nagawa ko ng personalized receipt. Matutunan kung paano gawin, please continue watching. So, let's start, guys! So, una, syempre, gagawa muna tayo ng layout. Gagawa tayo ng design ng personalized receipt. So, kailangan meron yan sales receipt, name ni customer, contact number ni customer, at saka address. And then, yung mga description, quantity, kung magkano yung price niya, etc. So, lalagyan ko din siya ng home address, contact number, Facebook page, at saka Instagram para alam nila kung saan ka i-contact or i-message if ever na interesado pa siya lang bumili sa'yo. Ganun. Yun yung tulong din ng cost. Personalized receipt. So, ayan, ilalagay ko na yung mga information na kailangan. Nag-download din ako ng mga logo para may design siya kahit pa paano. So, yung design niya, siguro depende din sa business. Depende sa business mo na ginagawa. So, ayan, iayos ko lang siya. Ayan. So, after nito, ipiprint na natin siya. Ayun guys, nakat ko na siya. So, make sure lang na pantay-pantay siya bago nyo siya i-cut. Or bago nyo siya pala pagdikit-dikitin. So, ang ginawa ko dito, nilagyan ko pa siya ng cover. Na, ayan, yung may logo. May design sa ibabaw. Para mas maganda siya. Tapos, nilagyan ko din siya ng cardboard. Pwede siya lagyan ng cardboard or matigas na papel sa ilalim. Ayan. Then, after nyan, ilalagay ko na siya sa plywood. Ayan. Nakahanap ako ng plywood na pwede kong gamitin para mapagpatungan. Para hindi siya naghihiwa-hiwalay kapag hindi siya lilihis or hindi siya lulas. So, ayan. Dalawa yung gagawin ko. Marami kayong plywood. Pwede nyo pagsabay-sabayin. If ever na mga 3 pads or 4 to 5 pads yung gusto nyo gawin. Okay guys, lalagyan na natin ng adhesive paper yung ating personalized receipt para magkaroon na sila ng binding. Para magkadikit-dikit na sila. So, ayan. Yung adhesive paper na yan, binili ko lang yan sa Shopee guys. Murang-mura lang yan. Yung 500ml, ang dami ng magagamitan na personalized receipt.
pwede nyo rin yung gamitin sa mga papers na gusto nyo pagdikit-dikit din. And make sure lang na lahat ng dulo niya ay malalagyan nyo para hindi siya mahiwalay pagkatapos. So yan, papatungan ko siya na isa, then papatungan ko pa ulit siya kapag natuyo-tuyo na ng konti. Papatungan ko pa ulit siya ng pandikit para sigurado na hindi sila maghiwalay. So yun, ganun lang guys, ganun lang yung gagawin, lagyan nyo yan. Then after nyan, pag natuyo yan, okay na, dikit-dikit na siya. So ang ginagawa ko, nilalagyan ko pa siya ng papel. Ayan, tinatakpan ko ng colored paper yung ibabaw, yung may pula na yan, para hindi halata or hindi makalat tingnan. So ayan, second ano ko na yan, natuyo na siya ng konti, then pinatungan ko na ulit siya. Guys, dito na po nagtatapos ang aking video. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel for more upcoming videos. And kung mayroon kayong tanong or suggestion, comment lang po kayo below. Thank you!